ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Malalaman na ni Robert ang mga sikreto ni Moira, ang mga pinaggagawa nito sa hospital. Alamin natin ang mga kaganapan. Welcome back sa aking channel. Abot kamay na pangarap. Sa hospital, natuloy na si Robert sa training para sa pagsisimula niya ulit bilang doktor. Si Zoe ang nagsuggest sa kanya na sumali sa training para makabalik ulit siya sa paggagamot. Kaya natuwa si Robert nung naging maganda naman ang naging resulta sa kanya. Lalo na sa unang training niya, naging proud siya sa sarili niya na kaya niya pala ulit bumalik sa paggagamot. Nalaman na nga ni Moira na nasa hospital si Robert at nasa training ito. Dali-dali pumunta si Moira sa training building. Nakita ni Moira na nag-uusap si Doc Ray at Robert. Nag-aalala siya na baka sabihin na lahat ni Doc Ray ang mga pinaggagawa niya sa hospital. Na baka malaman na ni Robert ang lahat ng sikreto niya. Dahil naalala niya yung sinabi ni Robert sa kanya sa grocery nakaraan na magtatanong-tanong ito tungkol sa kanya. Samantala, si Robert at Doc Ray nag-uusap na. Sabi ni Doc Ray, buti naman, Robert, napabisita ka na dito sa hospital. May mga gusto sana ako sabihin sa'yo tungkol kay Moira. Napakunot ang noo ni Robert kay Doc Ray. Nagtataka ito at tinanong niya, bakit? Ano meron kay Moira? Magsasalita na sana si Doc Ray nang biglang dumating si Moira. Nagsalita si Moira, Robert, bakit andito ka pala? Kanina pa kita hinahanap. Anong ginagawa mo dito? Sabi ni Robert, sumali ako sa training. At binalik ni Robert ang tanong kay Doc Ray kung ano ang sasabihin ni Doc Ray sa kanya. Kasi may sasabihin ito. Nakatingin si Moira kay Doc Ray. Nakataas ang isang kilay at nanlalaki ang mata. Sabi ni Moira, may sasabihin ka Doc Ray. Ano sasabihin mo tungkol kanino? Natakot bigla si Doc Ray. Kaya sinabi niya, tungkol sa'yo Moira. Naisip ko kasi na baka mag-alala ka dahil hindi sinabi ni RJ na andito siya. Tatawagan sana kita at umalis na nga si Doc Ray. Samantala, nag-uusap naman si Robert at Moira. Sabi ni Robert, buti na lang sinabi ni Zoe ang tungkol sa training na ito. For the first time, naramdaman ko ulit na doktor ako at may silbi pala ako. Moira, gusto ko sana ulit mag-aral. Sabi ni Moira, kung gusto mo talaga mag-aral, bakit hindi ka na lang sa US mag-aral? Mas maganda ang mga training doon. Sabi ni Robert, bakit sa States pa? Eh may hospital naman tayo dito. Okay lang ako, Moira, mas gusto ko dito mag-aral. Sabi ni Moira, mas maganda sa US, Robert. Pinagpipilitan talaga ni Moira na sa US na mag-aral si Robert para magawa niya ang mga plano niya kapag nasa US si Robert. Sabi ni Robert, hindi Moira, gusto ko dito sa Apex. At umalis na si Robert, wala na nga nagawa si Moira. Kinabukasan, sa bahay nila Moira, nag-uusap si Zoe at Robert. Nagtatanong si Robert kay Zoe kung meron ba summer class program na gaganapin sa hospital at gusto niya sumali. Sabi ni Zoe, oo naman, support kita dyan, dad. Narinig ito ni Moira. Kinausap ni Moira si Zoe. Sabi ni Moira, bakit mo tinutulungan ang daddy RJ mo na mag-aral ulit? Hindi mo ba alam na baka bumalik na ang alaala niya? Hindi mo ba alam, Zoe, na baka iwan ka niya kapag naalala niya ang mga dati nangyari, baka makulong ako pag nalaman niya ang lahat, Zoe. Sabi ni Zoe, huwag ka mag-alala, mami, hindi na babalik ang alaala ni daddy. Sabi naman niya sa check-up na wala na talagang chance na bumalik ang lahat. Wala na nagawa si Moira pero galit pa rin ito sa ginawa ni Zoe. Sa parking naman, muntikan na mabangga si Susan at Lynette. Sabi ni Lindon, pasensya na, hindi ko po kayo nakita. Nanlabo ang mga mata ko. Nanginginig ito habang nagsasalita. Kinabukasan niya, nagsabi si Lynette at Susan kay Annalyn na muntikan na sila mabangga ni Lindon. Sabi ni Susan, sayang hindi namin siya napaamin. Sabi ni Annalyn na ano ho ang napaamin. Sabi ni Lynette, diba anak, na pag-usapan natin yung tungkol doon sa narcotics na baka meron siya kakilala na taga Apex na gumagamit ng narcotics at natatakot lamang siya sabihin kung sino ito. Baka pinagtatakpan lang niya. Sabi ni Susan, nakakatakot ang mga adik. Lagi mainit ang ulo. Nagulat si Annalyn sa nalaman niya at nagtataka na si Annalyn sa mga kinikilos at mga sintomas ni Lindon. Kaya nasabi niya na ang mga signs ng narcotics user ay nanlalabo ang mga mata, tuliro, namamawis, moody at wala sa sarili. Kaya sabi ni Annalyn, huwag na muna lalapitan si Doc Lindon at huwag na muna ito kukulitin.
Kinabukasan niya, nagsabi na si Doc Benitez na nasa kanya na ang mga result at sinabi niya na proud ako sa inyo dahil negative kayong lahat. Nagpalakpakan ang lahat ngunit bigla nagsalita si Annalyn na baka may nagkamali sa result at kung sure ba na walang nagkamali. Sabi ni Doc Benitez, ano ibig mong sabihin, Doktora Santos? Nagsalita naman si Lindon, paano mo nasabi na may nagkamali? Ano gusto mo, ulit-ulitin natin ang mga test? Maglagay tayo ng CCTV sa lahat or maglagay ng CCTV sa bahay or body cam? Nagulat si Annalyn sa sinabi ni Lindon. Sabi niya, hindi yun ang ibig kong sabihin, Doc Lindon. Nagsalita si Doktora Enriquez. Sabi niya, ano ba yon, Doc Lindon? Sabi naman ni Lindon, sorry Doc, pero kasi parang may ibig sabihin si Annalyn na may addict talaga dito sa East Ridge. Pero ang totoo, ang may history ng narcotics dito ay walang iba kundi si Doktora Santos yon. Dahil nahulihan siya na nagnakaw sa apex ng narcotics. Nagulat si Annalyn, kaya sabi ni Annalyn na set up lang ako noon at na-clear na yung pangalan ko. Matagal na issue na yan, walang katibayan. Sabi ni Lindon, nagpapalusot ka lang, bakit hindi mo pa aminin ang lahat na ikaw lang naman ang gumagamit dito ng narcotics? Sabi naman ni Annalyn, sige magpa-drug test tayo. Araw-araw, gusto mo, payag ka? Gusto mo ba ngayon na? Natulala si Lindon, hindi na ito nakapagsalita. Madami-dami pa tayo pakakaabangan kaya huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel.